Kinumpara ng mga fans ang naging debut game stats ng bagong Splash Brother ni Curry na si Buddy Hield, kung saan nagkaroon nga ito ng kaparehong score sa debut game ni Thompson sa Mavericks with 22 points. Walang magtatampo dito sa kanilang mga teams. Si Thompson ay nagkaroon ng 6 3 points made in 54% shooting, habang 5 3 points made naman si Buddy Hield with 67% shooting. Pinakainaabangan ng mga fans ang tapatang Dallas Mavericks versus Golden State Warriors this season. Samantala, punta naman tayo sa Oklahoma City Thunders na tinambakan ng Denver Nuggets sa 102-87. Mukhang magbabalik nga sa pagka-top team itong young team ng OKC. Pinangunahan ni SGA at Holmgren ang kanilang panalo dito pa mismo sa home court ng Denver Nuggets. 28 points si Alexander at double-double naman si Holmgren with 25 points at 14 rebounds. Slow start naman para kay Caruso, 0 points in 19 minutes. Well, mukhang sa depensa ito nakafocus dahil meron lamang siyang 2 attempts sa kanilang laro. Oh, we got the newest member of Thunder. He's gotta lead us. Sa kabila naman ay nasayang ang triple-double ni Jokic sa kanyang debut game. 16 points, 12 rebounds at 13 assists para kay Mr. Triple-double. Daming mintis sa 3 ni Michael Porter Jr. 3 out of 10 sa 3-point field. Bagsak din ang performance ni Murray with 12 points, 4 out of 13 sa field. Itong si Russell Westbrook nakakuha ng standing ovation sa kanyang debut game, pero nag-airball naman sa kanyang unang attempt. Pero sinundan naman niya ito agad ng napakagandang driving layup. Mukhang wala pa sa kondisyon ang mga kasama ni Jokic dahil pati si Westbrook may 2 out of 10 din sa field at 1 out of 6 sa 3-point area. Punta naman tayo sa kabilang matchup. Nag-ala vintage LeBron James sa debut game itong si Julius Randle. Pinangunahan ng Wolves sa points, 33 points, 5 rebounds at 4 assists lang naman ang inirecord. Nagpaulan agad ng 5 threes. Napakalinis din na kanyang field goals with 13 out of 17. 5 out of 6 naman sa 3-point lane. Laking tulong din ni Edwards na nagkaroon ng 32 points at 7 rebounds. Nag-ala Black Mamba, 32 points pero ang daming sablay sa 3. Umabot ng 15 attempts, 5 out of 15 sa 3-point lane at 10 out of 24 naman sa field. Ayaw patalo sa scoring leader nilang si Julius Randle. Muntik pang magtabla sa dulo ang kanilang laban kontra Sacramento Kings. Overtime na sana, buti na lang at nagkaroon ng 2 free throw itong si Ant-Man with 2 seconds remaining. Pasalamat at hindi na ipasok ni Keegan Murray ang winning shot sana dito sa last seconds. Nakasurvive ang Minnesota at nakuha nga ni Randle ang spotlight with 33 points, 5 threes with great shooting, 13 out of 17.